hanggang 17. Makita natin ang maliwanag ang napakagandang bagay na ginawa sa atin ng Diyos at ito ay maisa pang araw-araw nating pamumuhay. John 3:16 verse 17. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, isa-isa yun, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan na ang dapat sana sa atin na ang bawat isa sana sa atin ay ipako dahil sa mga nagagawa natin mga kasalanan. Hindi. Siya ang umako ng lahat ng mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Hindi ba napakagandang kaloob na ginawa ng Diyos para sa tao? Ano pa ang kulang? Kailangan pa bang ang Diyos ay lumuhod sa harap natin para lamang ipagputos na magbigay? Para tayong, kumbaga, ano no? Wala tayong kapuso-puso pagkaganan, ano? Sa unang Pedro chapter 1, verse 18 hanggang 20, narito pa po ang isa pang talata, mga ilang, ano na lang po, ay hihinto na natin ang ating pagtalakay. Sa unang Pedro, chapter 1, verse 18 hanggang 20, isipin natin yung mga talatang ito na binabasa po natin, ano? Ang sabi rito sa verse 18 hanggang 20, na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira, kagaya ng ano, ng pila, o ginto, o mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Alalahanin daw natin, ano yun? 19, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanglibutan, ngunit inihahayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Napakagandang kaloob ang ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano ang magiging hadlang upang hindi natin magawa ang paraan ng tinatawag na pagbibigay? Gayon napakarami naman palang mga tao ang naghalimbawa ng pagbibigay. Eh kung hindi naman kami magbigay, Brad, may problema ba ron? Opo. Sa Hebrews chapter 13, wala na tayong pamimilian eh. No? Sa Hebrews chapter 13, pansinin natin, ipinakilala ito, ng sumulat ng Hebreo, si Pablo raw ang sumulat. Eh wala naman nakalagay dito si Pablo sumulat ng Hebreo. No? Kung ano lang nakasulat, dun lang tayo. Kung silent, eh tayo tumahimik. Kung may nagsabing ang sulat ni Santiago, eh si Santiago sumulat, eh dito wala. Hebrews, ang sabi nito sa chapter 13, pansinin natin, verse 16 at 16 ang sabi, datapat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy o pag-aambag o pagbibigay huwag ninyong kalimutan. Hindi pala pwede kung absent, eh gano'n naman. Eh paano kung absent ako ngayon tapos sumamba ako ng pangalawang linggo? Sukatin mo yung puso mo kapatid. Pwede ka bang magbigay ng dalawa? Sukatin mo. Wala naman nagsasabi ko eh, absent ka nung nakaraan, ibigay mo tatlo. Wala naman ganun eh. Eto nga, ito yung sinasabi natin. Sukatin yung ating mga puso, yung binasimulan natin kung kanina, ay huwag ninyong kalilimutan. Bakit? Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Sa paraan pala ng aking pagbibigay o pag-aambag o pag-aabuloy, higit na natutuwa ang Diyos sa bagay na yun. Opo. At ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kalilimutan. Marami ang ibig sabihin po ng salitang huwag. Ano? At sa mga darating na ano, tatalakayin natin yan. Ang kaso naman, nung tinatawag ng mga Israel, sa panahon nila, sinabi ng Diyos sa kanila dahil sila ay kumbaga mga papatay-patay na mga naghahando. At yung miss niyang yung iba, siguro sumasamba sa Diyos, walang dala-dala, baka tinatamad magbuhat, wala namang trend dati. Sinabi ng banal na kasulatan, minanakawan niyo ako. Ang sabi ng Diyos. Tunay, ito sa Malakias, malaki sa Mateo, pansinin natin sa chapter 3. Ano? Ay ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Halos, ihalimbawa natin ito sa panahon natin, kung pumapasok sa kaisipan natin na, hindi, tunay yung sinasabi niya, pwede namang hindi magbigay. Hindi ganon. Ito nga yung isang halimbawa, yung Israel. Hindi sila nagdadala sa Diyos ng 10%.
Ano ang sabi ng Diyos? Eh, ninanakawan ninyo ako.